Yan, hello po ulit at welcome sa ating channel. Ako nga po ulit ay si ADFLX. At ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano naman mag-hosting na o magsimula ng isang meeting. So, nilagyan ko lang ng blurred yung ilang mga pangalan dyan no, para hindi nyo makita yung mga information, lalo na yung mga meeting IDs. Ngayon, paano ba mag-start ng meeting? May dalawang paraan po. Yung isa ay pwede mong simulan ito sa pamamagitan ng mga naka-scheduled na meeting. No? Kunyari po, may naka-scheduled na. Tapos, din sa profile nyo, no? Ay i-start nyo na lang siya. No? Wala na po kayong gagawin na iba pang paraan. No? Start nyo na lang siya. Huwag nyo lang po i-edit or i-delete ito, no? Kung hindi po kayo yung talagang nagsasaayos ng mga concurrent or mga repetitive meetings na ginagawa ninyo sa Zoom, no? Pero, paano naman kung wala? Yun po yung magandang tanong, no? Paano naman kung wala siya? Kapag nag-sign in po kayo, halimbawa po dito sa browser na ito, sa browser, kapag nag-sign in po kayo dyan, dyan po kayo agad dadalhin nung mismong website na Zoom. At kung dyan po kayo dinala ng website na Zoom at wala pong nakaschedule na meeting, hindi nyo po alam kung ano po i-start nyo meeting. No? So, syempre, mag-host po kayo. Ang isa nyo pong pwedeng piliin dito, no? Ang ibig sabihin po ng with video off, isabihin, walang mga camera. Pag with video on, may camera po. Kayo agad, sabihin. Di naman, ibig sabihin na talagang walang camera to yung video off, no? Ibig sabihin, pagpasok mo lang po doon, wala kayong camera. Or kaya ay screen share only lang, no? Mag-screen share ka lang. Ganun po siya. So, syempre, dito tayo sa with video on. Yan. Tapos, bigla kayong tatanungin nung inyo pong browser. No? Ito man ay Google Chrome or Firefox ang inyo pong ginagamit. Sabihin niya sa inyo, kailangan kayong mamili ng application kung saan po kayo dadalhin nung Zoom meeting na gusto nyo pong gamitin. So, syempre, choose tayo ng application. Syempre, walang iba, kundi yung in-install nyo po Zoom meeting. Kaya, opening link nyo lang po. At, maghintay lang po tayo ng saglit. Depende po sa bilis ng inyong computer. Bigla po lalabas ito. Yan. Yan po siya. At ibig sabihin po niyan, nakapag-start na po kayo ng inyo pong meeting. Madali po ang paraan, no? So, ulitin po natin. Para makapag-start po kayo ng meeting, balik po tayo sa Zoom profile nyo. Pwede po kayong pumili dun sa mga nakascheduled na na meeting. Kaya, mag-host po kayo ng meeting. At piliin po yung with video on. At lalabas po yung application. Tatanungin po kayo kung saan nyo po siya gustong buksan. Siyempre po, pipiliin po natin yung Zoom meeting application. At lalabas po yung meeting po. At nag-start na po ang inyong mga meeting. So, hintayin nyo na lang po na dumating yung mga participants sa inyong pong meeting. So, sa susunod po ulit, titignan po natin kung paano kayo makakapaggawa ng tinatawag na breakout room naman sa inyo pong Zoom meeting. So, hintayin nyo po ang video na yun at naway panoorin siya. At ganyan din po, sana kayo ay mag-subscribe at like at share na rin ang video na ito para makinabang din ang iba. Salamat po!